sa oras nating 8:14, alamin natin na magiging lagay ng panahon mula kay Tito Alzar, Aurelio ng Pag-asa. Tito Alzar, magandang evening. Ano ba magiging lagay ng panahon natin bukas ng maghapon? Ah, magandang evening sa iyo, Tito Johnson. Ganyan din po sa lahat ng tagal-subaybay. Halos buong bansa maulan dahil po yan sa habagat at bagyong Hiner. Una, si bagyong Hiner ay huli na mataan na sa layong 240 kilometers silangan ng Tugagaro City, Cagayan. Nanatili pa rin sa lakas ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour at ang pagbukso na nasa 70 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang tropical cyclone signal number 1 sa Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Meba, Biskaya, Apayao, Kalinga, Abra, Fugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. Sa mga lugar nito ay makakaranas ng masungit na panahon o minsan-minsan malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. At ang pagkilos nito ay generally westward, west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Posibleng maglampol ito ngayong gabi o bukas ng umaga sa Isabela o Aurora area. Inaasahan po natin itong dadaan sa mainly sa may Northern Luzon at maaari pong bukas ng umaga o hapon ay yung sentro ng bagyo ay nasa coastal waters ng La Union o sa Pagitsinan. Inaasahan po sa araw ng o sa bukas ng gabi o pagitan ng bukas ng gabi at Wednesday ng umaga ay nasa labas ng par ang bagyong Hiner. At sa mga pag-ulan ang inaasahan po natin na alas po sa may ang mga pag-ulan po ngayong araw hanggang bukas ng hapon ay sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Islands Region, Bicol Region. Ito yung mga karanas na malalakas ang matinding pag-ulan dulot ng habagat. Plus ito yung mga lugar po na maapektuhan ng bagyong Hiner na kusan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Norte, Nueva Ecija at Bulacan. Sa mga lugar po nito ay patuloy pa rin tayo mag-ingat, maging alerto dahil nandiyan pa rin po ang banta ng flash flood at landslide. Ito naman si bagyong na may international name na si Pulasan. Maaaring pong sa Miyerkules papasok ng PAR. Posible pong maging tatahakin ito ay katulad ni bagyong Ferdy na kusang dadaan po sa right corner ng Philippine Area of Responsibility. At sa pagpasok ng PARS by Wednesday, itong si may international name Pulasan na magiging Helen kapag nasa loob ng PAR. Sa Webes, lalabas ng PAR itong si bagyong na magiging Helen. So makatawid itong balabo na itong mag-landfall itong si bagyong na may international name Pulasan kapag napanatili ang kanyang pagkilos. Mm-hmm. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ang susunod po nating update sa bagyong Hiner at kasama rin si bagyong Pulasan ay mayapong 11 o'clock ng gabi. Tito Alzar, itong pag-ulan-ulan sa atin halimbawa dito sa Metro Manila, epekto pa rin ba ni Hiner yan or habagat na? Habagat na lang. Sa Metro Manila, habagat po ito. So nakarasan pa minsan yung mahihinang pagbalan kanina. Ayun. At napansin ko lang yung mga international name ng mga bagyo, yung dating Bibingka na naging si Ferdy, tapos ngayon may Pulasan, entry ba ng Pilipinas yan doon sa International Weather Forecasting Association ninyo or agency, kung ano man yan? Well, itong mga pangalan to, tulad ng Bibingka, galing po yan sa Macau. Oh. Pagkain po yan. Bibingka. Tapos si Pulasan, galing po yan sa Malaysia. Sabihin po niyan ay native na prutas sa kanila. Anong entry ng Pilipinas? Meron ba? Meron, pero wala sa akin yung lista. Pero meron po tayong mga listahan na
na ibigay po sa pang-international po. Ayan. Tito Alzar, maraming salamat ha. Magandang gabi and good night. Thank you po at mag-ingat po tayo. Thank you. Ingat din po kayo at regards sa ating mga friendly friends dyan sa Pag-asa, si Tito Alzar Aurelio. Teleradyo Serbisyo. Weather update. Weather update. Huwag pahuli sa Balita Talakayan. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.